Magandang hapon mga ka-Pork Chop. Ngayong hapon, andito na naman po tayo sa sunod-sunod na webinar. Sa katunayan, pang-apat na episode natin ngayong hapong ito. Live po tayo sa Facebook page ng Pork Chop. At ngayong hapon, ang particular na diskusyon na gusto ko ibahagi sa inyong lahat, mga sumusubaybay at mga nakamonitor sa ating webinar, ay yung tinatawag naman nating mga respiratory diseases o yung mga sakit ng baboy na may kinalaman sa respiratory system o baga, primarily ng ating mga alagang baboy. Bago ko ipagpatuloy ang diskusyon natin tungkol sa respiratory diseases ng baboy, gusto kong pahapyawan balikan yung mga nauna po nating episode dito sa seminar. Nag-umpisa po tayo noong una tungkol sa biosecurity protocol and program kasama ng disinfection. Sinundan po natin ang tungkol sa immunomodulator, paano palalakasin ang immune system ng ating mga alagang baboy at manok na merong mga karamdaman na sadyang papanganib o nagbiging dahilan ng maraming mortality, lalo na kung ang sakit ng baboy ay viral infection, kung tawagin kamukha ng mga African swine fever o sakit ng manok kamukha ng highly pathogenic avian influenza, na hanggang sa ngayong araw na ito ay wala pang natatagpo ang bakuna, o kung merong mang bakuna kamukha ng bird flu, ay hindi pa ito laganap na gagamit dahil sa ang efficacy o ang bisa nito ay hindi pa masyadong estabilisado. Pangatlo, yung huli nating webinar, ang ating tinalakay ay tungkol sa anong mga suplemento at bakit mahalaga ang vitamin, mineral at electrolyte sa ating pag-aalaga ng baboy at manok, lalo na kung ito ay may mga karamdaman o ito ay mahina ang pagkain ng patuka o feeds gawa ng mainit ang panahon, ito ay subject sa stress, o ito ay may karamdaman. Marami pong sakit ang baboy na gusto kong bigyan linaw ngayong hapong ito. Particular, ang sinasabi nating prevention of respiratory diseases o paano maiiwasan o mapipigilan maging maluba ang problema ng sakit sa baga o respiratory diseases ng baboy na maaaring magdulot ng pagkaluge, hindi kumita ng maganda o wasto ang ating mga food animal farmers, lalo na ang ating mga maliliit na magsasaka ng baboy sa buong kanayunan sa buong Pilipinas. Magandang hapon! Ako po muli si Dr. Rolly Encarnacion, ang Managing Director ng East Asia Veterinary Products. May 30 taon na po akong veterinary ng baboy. Ako rin po sa kasalukuyan ay nanunukulan bilang Board of Director ng National Philippine Veterinary Medical Association. Ang sakit ng baboy, lalo na ang respiratory infection, ay nahahati sa dalawang malaking kategory na una, tinatawag nating viral o acute o malubang karamdaman o respiratory infection. Pangalawa ay yung tinatawag nating mga common at hindi masyadong maluba o ang dahilan ay maaaring bacteria, mycoplasma o environmental stress factors na nagiging dela kung bakit po nakakakita kayo ng mga inuubong baboy sa ating mga
pinaalaga ang baboy sa ating mga lukod bahay, sa malalaki o medium size na baboy. Ano po ba ang iba't ibang klase o ano po ba ang respiratory diseases o mga sakit na involve ang baga ng baboy na dapat natin iwasan? Unang-una po, gusto ko pong sabihin sa inyo base sa aking ilang taon ng karanasan sa pag-aalaga at paggagamot ng baboy, ang pangkaraniwan po nagiging kadahilanan kung bakit mamamatay ang ating alaga baboy o hindi ito lalaki ng tama at wasto, yung tinatawag nating feed conversion efficiency, yung po tinatawag nating normal growth rate, o yung tinatawag nating reproductive performance ay naapektuhan. Una po, ang bagong panganak na kulig, ang pangkaraniwan po sakit niyan ay pagtatae o scouring, at habang ito'y lumalapit sa edad na 4 na linggo, malapit ang iwalay sa inahin, dito na po nakakakita ng iba't ibang sinyales ng respiratory infection o karamdaman sa baga na nagpapakita ng mga simptomas na aatching, uubo, magkakaroon ng thumping, o nakikita ninyo na ang paghinga ng maliit na baboy bago iwalay o pagkawalay ay nagmumula sa sikmura at hindi dito sa bandang thoracic cavity o sa may bandang dibdib ng baboy. Yung po tinatawag sa English na diaphragmatic breathing, yung po ang description natin sa thumping. Habang lumalaki ang baboy, mula sa pagtatae hanggang sa ito ay ubuhin, hanggang sa dumugo ang ilong o ang bibig, habang nagiging starter grower o puntang finisher stage ang patabaing baboy, pangkaraniwan po ang respiratory infection. Paano maiwasan ang mga sakit? Una, kinakailangan po nakikita nating mabuti ano ang mga simptomas na iba't ibang klase ng respiratory infection o disease sa baboy. Mababalakas po ito sa tatlo. Maring ito po ay bacteria, kamukha ng Pasteurella multosida, yung pathogenic bacteria. Maring ito po ay Haemophilus parasuis. Pangalawa po, bahagi yung tinatawag natin mycoplasma hyopneumonia na nagiging dahilan ng enzootic pneumonia. At ang pangatlo, yung pong mga viral infection kamukha ng swine flu, PRRS o porcine reproductive and respiratory syndrome, pwede rin pong hog cholera, at pwede rin pong simptomas ng African swine fever. So, isa-isayin po natin na paano may iwasan ang mga respiratory diseases na ito ng baboy. Kapag po bacteria ang kadahilanan, kamukha ng Pasteurella, Haemophilus, meron po mga bakuna na maaari po tayong ibigay sa ating mga baboy, nag-uumpisa sa edad na 3 linggo, susundan pakaraan ng 2 linggo o 5 linggo hanggang 6 na linggo, at bibigyan pa ito pakaraan ng 4 na linggo. Meron din po tayo tinatawag na mycoplasma vaccine na ang kadahilanan ay para maiwasan yung tinatawag nating enzootic pneumonia na ang pathogenic organism ay tinatawag nating mycoplasma hyopneumonia. Pangalawa po, maaaring PCVD o yung porcine circovirus disease na meron din pong bakuna para dyan. Meron din pong hog cholera vaccine na kinakailangan para sa pagwalay mula edad na 28 hanggang 35 araw at pakaraan ng 3-4 na linggo, uulitin po natin ang hog cholera vaccination 2. Yung po tinatawag natin combined na respiratory vaccine, mayroong Pasteurella,
merong Haemophilus, merong Mycoplasma. Binibigay po ito sa piglet at pakaraan ng 4 hanggang 6 na linggo inuulit po. Sa mga tuwid, kung bacteria, mycoplasma o viral ang pathogenic organism ang gusto nating iwasang maging karamdaman o sakit na ating baboy, sadya pong magbibigay po tayo ng programa sa 3 klase ng bakuna na ito. Mycoplasma vaccination, pagkaraniwa mula 3 linggo hanggang 4 na linggong edadambi, bago o pagkatapos iwalay, hog cholera vaccination 1, pagkaraan ng 3-4 na linggo, hog cholera vaccination 2, at uulitin din po natin after 2 to 3 weeks, yung mycoplasma vaccination. So, dalawa-dalawa po yun. Dalawang mycoplasma, dalawang hog cholera vaccination, at dalawang respiratory vaccine. Kapag itong 6 na bakunang ito ay naibigay natin, malaking porsyento po ng kadahilanan ng respiratory diseases ng baboy ay maiiwasan natin. Hindi pa ako masyado nagre-rekomenda ng mga porcine circovirus sa maliliit na baboyan, lalo na kung kayo ay yung tinatawag natin small farm holders. Meron lang po kayo alaga 10 hanggang 15 patabahang baboy, 1, 2, o 3 inahin. Ito po ay sadyang nare-recommenda lamang kung ang marami po kayong alagang baboy na maaaring semi-commercial ang dami o higit sa 200 inahin, o kayo po ay commercial follow to finish piggery operation na meron po kayong 600 hanggang 1,000 dami ng inahin. Lahat po halos ng bakuna ay inyong dapat ginagamit dahil po sa dami ng populasyon ng baboy, yung po tinatawag natin stocking density, highly intensive pork production, ay maaari pong maging dahilan na magkaroon ng iba't ibang klaseng karamdaman o sakit ang ating alagang baboy. Ulitin ko po, ang pangkalahatang pag-iwas sa iba't ibang sakit ng baboy, nag-uumpisa sa pagpili ng magandang lahi ng baboy, paggagawa ng mga mahalagang infrastruktura na kulungan ng baboy na magiging sapat ang espasyo, maganda ang ikot ng hangin, hindi ganong mainit, hindi rin ganong malamig, at kayo po ay magpa-practice sa tinatawag nating biosecurity protocol at hygiene, sanitation, and disinfection upang mapanatiling malinis ang loob ng baboyan at ang malapit na kapaligiran nito. Magandang lahi ng baboy, magandang kulungan, tama at wastong sistema ng patuka at pagpapakain, at pang-apat yung tinatawag po natin animal health medication program upang maiwasan ang pagpasok ng mga pathogenic organisms kamukha ng bakterya, mycoplasma, viral o protozoa, at ang pagbibigay ng mga karampatang bakuna, lalo na sa pagtatae, lalong-lalo na sa ubo, at doon sa tinatawag nating reproductive infection o diseases ng ating mga breeder animal kamukha ng dumalaga, inahin o barako. Yun po ang kabuuan na tinatawag nating prevention upang maiwasang ma-stress o magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit hanggang sa ito'y mamatay ang ating alagang baboy o hindi magiging maganda ang pagpapalaki ng patabaing baboy na pagdating sa takdang panahon, eh hindi tayo kikita ng maganda dahil mabagal ang laki, hindi maganda ang karne, nung piglet o kulig pa lang ang baboy ninyong alaga ay nagtae, habang pagkawalay, inubo, may namatay, merong nabansot ang paglaki, at kung ano-ano pang problema na iba't ibang sakit ng baboy. Yun po ang kabuuan, kaya binibigyan ko po ng halaga na maiwasan ang respiratory diseases ng baboy dahil malaking bahagi ng buhay ng baboy mula ito yung pinanganak hanggang maging 100 kilo papunta sa merkado,
Ang pangkaraniwang po at palagi po ninyong makikita ay problema ng tamping, pag-uubo, pagkabansot, mahinang kumain ang ating alagang baboy. Kaya po ngayong hapong ito, binigyan din ko po ano ang mga kadahilanan ng respiratory diseases, paano maiwasan, at ngayon naman po ay pupunta tayo sa aralin paanong gagamutin kung nakapasok ang mikrobyo, hindi napigilan ang bakuna, o hindi kayo nagbakuna ng particular na bakuna at kayo itinamaan ng isang klase ng respiratory infection. Pakikilala ko po ngayong hapon ito ang produkto ng PortChamp AirSpec na ginagawa po ng East Asia Laboratory, ipinamamahagi at ito po'y pinopromote, inaalok sa merkado ng East Asia Veterinary Products. Ang AirSpec po ay antibiotiko na may sangkap na tatlo. Antibiotiko ng lincomycin, spectinomycin, at yung tinatawag natin potentiator o pampalakas sa epekto ng dalawang antibiotiko, yung bromhexin, na sadyang magpapalabas sa mga mycoplasma o bakterya na maaaring nasa loob ng baga o lungs ng ating baboy na nagiging kadahilanan upang ito'y huminang kumain, mawala ng gana kumain, aatsing, uubo, o makakaroon ng tampi. Huwag po nating pabayaang tumagal sa unang araw na makita natin o maobserba ng simptomas na ito'y merong respiratory distress o disease o infection, agarang po natin itong gagamutin. Alam po ninyo, ang baboy ay isang uri ng hayop na hindi po natin pwedeng ipamamaya-mamaya, bukas-bukas, lalo kung ito ay may karamdaman. Unang sinyales pa lamang na nakita natin na obserba ito'y may tamping, bumabahing, umuubo, lalo na kung mahinang ubo sa umaga o sa hapon, o ito'y naglalabas ng plema o mga sipon sa ilong, o malala ang ubo hanggang sa lumabas ang dugo sa ilong at sa lilim. Ang PortChamp AirSpec ay available po sa 5 grams o isang kutsarita nakalagay sa sachet at isang galong nakalagay sa aluminum pack. Ano po ba ang gamit ng lincomycin? Ang lincomycin ay isang klase ng antibiotiko na tinatawag natin actually macrolide, na kung ano po ang mga pathogenic organisms kamukha ng mycoplasma, yan po ang papatay sa mikrobyo. Ang lincomycin po ay mahina ang resulta o epekto sa mga ibang bakterya kamukha ng gram-positive, gram-negative. Yun po ang kadahilanan kung bakit nilahokan po natin ang spectinomycin, sapagkat ito isang tinatawag nating aminoglycoside antibiotic na ang pangunahing dahilan ay upang pahinain o patayin ng tuluyan ang mga iba't ibang gram-positive at gram-negative bakterya. Sinamahan po natin ang AirSpec ng PortChamp na bromhexin upang sa oras na ito ay merong respiratory distress o meron po itong ubo o nahirapang huminga, yung pong natural na mekanismo ng baga na ilabas kung anuman ang mga dumi o mikrobyo sa loob ng baga, ito po ang nagiging aksyon o bisa ng bromhexin. Yung pong tinatawag na expectorant activity, dadagdagan ang pagpuproduce ng likido ng baga upang maging maginhawa ang paglabas o pag-expel ng mga mikrobyo hanggang sa ito'y lumabas sa baga o mawala sa loob ng baboy, at yun namang lincomycin na macrolide antibiotic at saka yung aminoglycoside na spectinomycin, ang yun naman ang magiging dahilan upang patayin ng tuluyan
pababain ang populasyon ng bakterya sa baga hanggang sa yung natural defense mechanism ng ating baboy ang tuluyang magpapagaling sa karamdaman niya. Ang baboy po, pangkaraniwan at palaging nakikita, kapag ito'y na-stress, siksika sa kulungan, sobrang init, kulang ang feed sa binigay natin, o kaya ito'y bagong lipat, bagong kapon, sobrang init, sa hapon malamig, sa gabi malamig, kinatanghalian mainit. Nilipat ng kulungan, inalis sa inahin, panagwalay ng 30 days. Lahat po ito stress factors na ang resulta, hihina o tatamlay sa pagkain ng feeds ang baboy. Ganon din po kapag nagkaubo ang baboy. Ang unang simptomas, tataba kumain, ayaw kumain. Pangatlo, ang pinakamabigat, lalagnatin, mumumula. Pag ito'y hindi natin karampatang ginamot ng antibiotiko, binigyan ng suplementong vitamina, kamukha ng sustansi na may vitamin, mineral, electrolyte, mahirapang itong makarecover o bumawi para kumain ulit ng malakas, yung po ang magpapalakas sa kondisyon at sistema ng ating alagang baboy. So maliwanag po, kailangan po pala iwasang makapasok ang mikrobyo. Alagaan mabuti ang baboy, huwag pabayaan mo siksiksikan, huwag pabayaan ito ay na-stress sapagkat hihina ang pagkain o kaya total hindi kakain. Pagsiksikan sa kulungan, madaling magkahawahan o ma-stress sila dahil kulang ang espasyo sa galawan ng baboy. Nagbakuna ka, hag cholera, nagbakuna ka, mycoplasma, eh hindi ka naman nagbabakuna tungkol sa Pastorella, Haemophilus na meron din bakuna, yun ang tinamaan naging sakit ng baboy mo, kinakailangan gagamutin mo kaagad ng L-spec ng Borgia. Paano gamitin ang L-spec? Ang isang sachet na naglalaman ng 5 grams o isang kutsarita sa piglet, ihahalo po ninyo sa isang kalahating galon ng tubig. Kapag lumalaki na, pagkawalay, o starter grower na, mga 20, 30, 40 kilos, ang isang sachet, hahaluin po ninyo sa dalawat kalahating galon ng tubig. Ulitin ko, pag sumususo o piglet, hindi pa nawawalay, ang isang sachet, hahaluin po ninyo sa isang kalahating galon tubig. At kapag ito ay malaki na o naawat na, may starter grower, ang isang sachet, dalawat kalahating galon ng tubig. Minimum po, 5 araw, maximum 10 araw. Pag maluba po ang ubo, umaga at hapon, kapag hindi naman po maluba, pwede pong umaga lang sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Ang tanong, yung mga dumededing kulig, nasa inahin pa, yung isang sachet, bubuksan po ninyo, ikakanaw ninyo sa 50 ml na malinis na tubig. Kukuha po kayo sa disposable syringe o eringilya, 2 to 3 ml, bibigyan nyo po ang diretso sa bibig ng kulig, umaga at hapon o twice a day. Sa loob ng 4-5 araw, pwede hanggang 7 araw. Tandaan po ninyo, kapag nagbibigay po kayo ng antibiotiko sa piglet o sa growing pig, kinakailangan po ang minimum 4-5 araw, pwedeng ituloy ng 7-10 araw. Yun po ang pagkakaiba kapag kayo'y nagagamot ng antibiotiko na injectable. Bakit po? Sa injectable po, minimum 3 araw. 1, 2, 3, araw-araw, once a day, i-injectionan nyo. Dahil mabilis po kapag nag-injection kayo ng antibiotiko. Sa loob ng 6-12 oras, pupunta na ang antibiotiko sa dugo ng baboy. Iikot na sa mga organ o tissue na kinakailangan patayin niya ang bakterya. Pero kung kakanaw ninyo sa tubig, ipainom o kakainin ng baboy, kakainin pa, pumunta sa sikmura, pumunta pa sa bituka, bago po ito pumunta at tumikot sa dugo ng baboy. So kinakailangan po, mas matagal ang oras o panahon ng pagbibigay ng antibiotiko kamukha ng 4-champ L-spec na water-soluble powder.
pwede na po tayong magbigay ng tanong, baka sa mga nabanggit ko, medyo meron kayong hindi nalilinawan o hindi malinaw sa nabanggit ko, huwag po kayong mag-atabilin. We're live Facebook sa PonChamp page. Mag-chat lang po kayo ng katanungan, entertainin po natin. So, sa pakalahatan, ang gusto ko pong iwanang leksyon ngayong hapon ito, lahat po ng sakit ng baboy ay may solusyon. Kaya po ito'y binoproblema natin. Ang walang solusyon po na sakit ng baboy, lumilitaw po yun, hindi, walang solusyon, hindi po problema. Kamukha po ng African swine fever. Wala pong bakuna, walang gamot. Sadya po ang prevention. Huwag niyong pabayaang manghina o ma-stress ang baboy. Huwag niyong payagang makapasok ang virus sa bakura ng inyong baboyan. Maintain proper hygiene and sanitation. Biosecurity measure should be put in place. Regular and daily disinfection upang mamatay ang viral, bacterial, o fungi o protozoa microorganisms na magiging dahilan ng iba't ibang sakit ng baboy. Ulitin ko, malaking bahagi ng palakihin o pataba ang baboy, ang nakikita niyang problema ay sakit sa baga o yung tinatawag nating iba't ibang sakit na respiratory infection ng baboy. Sa katunayan, ang tawag namin sa ngayon sa English, PRDC. Ano po yun? Porcine Respiratory Disease Complex. Bakit po? Hindi na po isang organismo ang dahilan ng respiratory diseases ng baboy. Mag-uumpisa po ito ng may stress, meron po mycoplasma, manghihina po ang katawan ng baboy, hihinang kumain, at yung opportunistic bacteria kamukha ng Pasteurella multosida, Haemophilus parasuis, papasok din po sa baga at katawan ng baboy, magiging kadahilanan ng tinatawag nating multiple etiologic agent o multiple organism causing porcine respiratory disease complex. Ang mahirap po dito, kapag PRDC po ang problema ng inyong alagaing baboy, magiging mahirap at dapat po binabantayang mabuti ang pagpapainom ng gamot, ang pagbabantay na makakain ng gusto, ang pagbibigay ng suplemento kamukha ng sustansi na may vitamin, mineral, electrolyte, at araw-araw magdisinfekta kayo kahit na aerial disinfection upang mabawasan at mamatay ang mga iba't ibang pathogenic microorganism na nandoon na po sa loob ng inyong baboyan o kulungan ng baboy. Maliwanag po yun. At tuwing kayo po ay gumagamit ng antibiotiko, palagi ko po nire-recommenda na sasamahan po ninyo, ilalagay din nyo sa painumin ng tubig, yung tinatawag na vitamin supplementation para yung pong kakulangan sa nakain feeds ay mapapalitan ng tinatawag na vitamin mineral supplement kamukha ng sustansi. Kasi yan naman pong binanggit ko sa nakaraang webinar natin noong araw ng Lunes. Kaya mag-uumpisa na po kami tumanggap ng katanungan. Maari po kayong makabili ng aming PonChamp Airspec sa buong Pilipinas sa pinakamalapit na poultry supply o agri-vet supply na malapit at bukas sa inyong pamayanan. Meron po kaming iba't ibang mga business partners, lalo po yung mga malalaki sa North Luzon, Central Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao. Basta po nakakita kayo ng PonChamp product, pwede rin po yung aming sister company na Excellence na meron po mga nagdadala ng mga produkto kamukha ng Amtil 500 o Ambloxetine. Itanong po ninyo kung makakabili sila ng PonChamp Airspec upang ito'y maging available sa inyo. So, sa oras na makakita kayo ng simptomas ng karamdaman ng respiratory infection sa inyong baboy,
agara po ninyong itong malulunasan, mabibigyan po kagad ninyo ng gamot. Samantalin ko na yung pagkakataon, batiin ng ating mga viewers sa ating Facebook Live ngayon sa webinar, lalo po yung aming mga kasama, mga kaporcham, aming po mga technical sales representative, ang ating po mga key accounts sa buong Pilipinas, ang mga aggregate supply na patuloy po tumatangkilik at bahagi po ng tagumpay ng aming kumpanya ang patuloy po ninyong pagtangkilik sa aming mga produkto. Hari na ngayong hapong ito ay nakapagbigay kami ng karagdagang kaalaman upang maiwasan ang magkaroon ng respiratory diseases o infection ng ating mga alagang baboy. Magiging maganda po ang growth rate, magiging maganda ang feed conversion efficiency, may iwasang mamatayan kayo ng baboy, at sa takdang panahon, limang buwan, limang buwan kalahati, titimbang ng 90 to 100 kilos ang inyong patabahang baboy. Maganda pong balita, patuloy pong gumaganda at umaakyat ang presyo ng patabahang baboy sa buong Pilipinas. Nagkaroon na tayo ng suliranin ng African Swine Fever, nag-umpisa noong June 2019. Nagkaroon ng malaking kakulangan sa supply. Ang estimate ng pamahalaan at ng pribadong sektor, mga 25% to 35% sa populasyon dahil sa economic reality na kapag ang isang kalakal o produkto ay kulang ang supply, sadyang ang presyo po nito sa merkado ay aakyat ng bahagya o patuloy na aakyat, at ito po ay magiging diktana ng merkado tungo sa availability ng supply at kung ano ang kailangan ng merkado o demand sa pangkaraniwang produkto o kalakal kamukha ng ating mga patabahang baboy na siyang ating pangkaraniwang pinagkukuhanan ng protina sa araw-araw ng pagkain ng bawat pamilya Pilipino. Mari na po tayong tumanggap ng mga katanungan. Doc, unang tanong po, yung L-spec po, antibiotic po yun, pwede din po ba yan sa sugat? Opo, magandang tanong. Ang unang tanong po, yung pong L-spec, antibiotiko, kinakanong sa tubig, makakagaling din po ba ito sa sugat? Opo, taas ang sasabihin ko po sa inyo, lahat po ng sugat, maliit, malaki, malalim, ng baboy, o kahit anong hayop sa inyong mga farm, nagkakaroon po ito ng pagkakataon upang ito'y dapuan ng langaw na siya naman po magiging dahilan kung ba't magkakaroon po ng bakterya, organismo sa sugat na magiging dahilan kung ba't ma-infeksyon ang sugat. Lahat po ng infeksyon sa tao o sa hayop na kailangan pong gamutin ang sugat at bigyan po ng antibiotiko upang mamatay ang bakterya na na-involve sa sugat. Sa madaling salita, kung may sugat ang baboy, linisin ng povidone iodine, sprayan ng wound spray, meron po kami ang pangalan, Topicure, at maghalo ng L-spec sa inuminan upang tininom ang may sugat o may sakit na baboy. Ito po ay malaking tulong upang gumaling sa lalo madaling panahon ng sugat. Sige po, sir. Next question, Doc. Alin po ba mas mabilis ng epekto, yung injectable na lincomycin o yung L-spec Porchamp na powder po? Ang katanungan po, ano po ba ang mabilis sa epekto, yung lincomycin injection o yung Porchamp L-spec na water soluble? Ang lincomycin po, kamukha nang nabanggit ko kanina, isang uri ng macrolide antibiotic. Limitado lang po ang kanyang bisa sa mga mycoplasma pathogenic organism. Yun po. Kung ang infeksyon po, lalo sa baga ng baboy, may karagdagang pathogenic organism kamukha ng Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Bordetella bronchoseptica na nagkukosta atrophic rhinitis, o Actinobacillus pleuropneumonia,
hindi po e-epekto ng maganda ang lincomycin lamang. Kahit ito po ay injection. Kinakailangan po ang karagdagang spectinomycin na sangkap ng Porchamp L-spec upang lahat ng pathogenic organisms involved o nagiging dahilan ng sakit ng baboy na inuubo ay mapupuksa o mapapatay. Mas maganda po ang epekto ng L-spec water soluble sa iba't ibang klase ng ubo ng baboy kumpara sa injectable na lincomycin. Ano po ang katanungan ng ating mga viewers? Doc, tuwing kailan po dapat magbakuna laban sa PRRS at circovirus? Kaya po ba ito ng L-spec Porchamp? Ang katanungan po, tuwing kailan daw po ba dapat nagbibigay ng bakuna ng porcine circovirus disease vaccine at saka ng PRRS? Ito pong dalawang viral infection na ito ay hindi po kayang gamutin ng kahit na anong antibiotic. Ulitin ko, ang prevention po sa viral diseases kamukha ng porcine circovirus, hog cholera, PRRS, prevention, bakuna. Kailan bibigay? Katanungan. Pangkaraniwan, at the age of 21 o ikatlong linggo, bibigyan mo na, meron pong bakuna. Pinagko-combine ang porcine circovirus disease vaccine sa PRRS para isang bigay lang. At pakaraan ng 3 hanggang 4 linggo, uulitin. PCV2 vaccination combined with PRRS vaccination 2. Yun po. Hindi po kaya ng Porchamp L-spec. Ang kaya po ng Porchamp L-spec, mycoplasma bacteria infection. Maliwanag po yun. Kaya po pagka viral infection, hindi po kayang gamutin ng antibiotic para maiwasan kailangan ng bakuna. At pag nagkaroon naman ng viral infection, ang kinakailangan naman, palakasin ninyo ang resistensya ng baboy, bigyan ng suplemento ng vitamina para lumakas ang katawan ng baboy, kumain ng marami, at halinaway mawala ng kusa o maging self-limiting ang viral infection at mabubuhay o bibilis lumaki ang baboy kapag malakas na ito. Next question po. Paano po may iwasan yung ammonia accumulation sa kulungan ng baboy? Ito daw po kasi yung dahilan ng paghina ng baga ng ating mga alaga. Tama. Katanungan po, paano po may iwasan ang accumulation ng ammonia sa loob ng kulungan ng baboy? Tama po. Ang dumi at ihi ng baboy, kapag ito po'y hindi ninyo araw-araw tinatanggal o nililinis, dadami po ito sa kulungan na nakasarado na nilalagyan ninyo ng baboy. Kaya po una, palagi kong tinuturo sa lahat ng mga kausap pong mga nag-alaga ng baboy, huwag po ninyong pabayaang hindi nalilinis ang kulungan upang mawala po ang accumulation ng ammonia. Ang ammonia po ay isang uri ng gas o hangin na nanggagaling sa dumi ng baboy at sa ihi ng baboy. Ano-anong mga hangin ito o gases? Carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfate, hydrogen sulfide. Ito po ay hindi dadami para maapektuhan o manghina ang baga ng baboy na ultimately o sa kaduluduluhan magiging dahilan ng respiratory infection ng baboy. Ulitin ko, paano maiwasan mag-accumulate ang ammonia at ang mga noxious gases o yung masasamang hangin na hindi dapat malalakap ng baboy? Araw-araw linising mabuti ang ating kulungan ng baboy. Yan po ang pinaka mabisang paraan upang panatilihing malinis, magagawa natin ang proper hygiene sanitation at pagkatapos pwede po nating isprayan o apply ng disinfectant. Kung merong baboy sa loob ng kulungan, so 1:600 na dilution rate ng aking Bibatec o Glutaquat, pwede po itong aerial misting o aerial disinfection
kahit po may lamang baboy ang kuluan o may lamang manok. Wala pong pigot. Tama po ang katanungan, huwag pabayaang ma-accumulate ang dumi at ihi ng baboy sa kuluan sapagkat pag ito'y dumami, malalanghap ng baboy lahat ng mga noxious gases o masasamang hangin na sisira o hihina sa baga o lungs ng ating mga alagang baboy. Next question, Doc. Paano ko malalamang may ubo ang alaga kong baboy? Kagaya po ba ito sa tao? Paano lang malalaman kung may sintomas sa ubo? Ganito po ang aking ipapayo sa inyo. Tuwing papasok kayo sa kulungan ng baboy, anong gagawin ninyo? Magpapakain, maglilinis ang kulungan. Ito po yung ginagawa ninyo ng umaga, hapon. Pasukin po ninyo ang kulungan ng inyong mga baboy. Magang-maga, pwedeng madaling araw mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Kapag may narinig po kayo na umuubo, umaatsing o bumabahin, maririnig po ninyo ng malinaw at pangkaraniwan po ang baboy na may sakit sa baga, uubo sa magang-maga o hapon o gabi. Hindi kung kailan maliwanag. Isang pong ganong klaseng sintomas ang mycoplasma o enzootic pneumonia. Madalang yung marinig umubo. Kaya maaaring papasok kayo sa kulungan ng baboy, magpapakain, maglilinis, hindi nyo maririnig ang ubo. Kaya ang payo ko, subukan yung pasukin ng magang-maga, pasukin yung kulungan sa hapon ng gabi. Dito ninyo maririnig ang sintomas na may ubo ang inyong anak. Kung ang dahilan ng respiratory infection, pasteurosis, Bordetella blocksceptica, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pneumonia, kaya nandiyan kahit wala, lalo na kung nagkakagulo o kumakain, maririnig nyo ang atsin, babahing, uubo, kung minsan may makikita kayong dugo sa ilong at bibig. Yan po ang sintomas na makikita ninyo upang magsabi sa inyo ang sintomas na respiratory infection o sakit ng baga ng inyong alagang baboy. Meron po bang katanungan? Meron pa po, Doc. Yung Porchamp L-spec po ba, pambaboy lang po ba ito? Pwede po ito sa ibang hayop? Ang katanungan po, ito po bang L-spec ng Porchamp para sa baboy lang? Hindi po. Antibiotiko po ito, so lahat po ng mycoplasma, positive, negative, gram-negative, gram-positive bacteria, eh kaya po patayin o puksain ng Porchamp L-spec. Sa madaling salita, pwede po ito sa baboy, pwede sa manok, pwede sa kambing, pwede sa tupa, pwede sa baka, pwede sa kalabaw. Sa katunayan, pwede po ito sa mga native chicken, broiler chicken, layer chicken, game fowl, pigeon, what have you. Basta merong bacterial infection, lalo na sa lungs o baga, pwede ninyong gamitan ng Porchamp L-spec. Maging maingat lamang po sa dosage na inyong gagamitin. Ulitin ko, sa manok, ang isang sachet o isang kutsarita, 5 grams, para sa isang galong tubig. Sa piglet na dumedede, ang isang sachet sa isang kalahating galong tubig, at habang lumalaki ang baboy, ang isang sachet sa dalawat kalahating galong. Bakit po ganon? Ang manok, konti lang po ang iniinom. Kaya kinakailangan po mas matapang ang timpla ng antibiotiko. Hindi kamukha ng piglet o growing patabahang baboy o pinisher, malakas po silang uminom. Kaya kahit po ihalo ninyo sa maraming tubig na inuminan, maaari po. Ang mahalaga, tama ang dosage, minimum 5 hanggang 10 araw, araw-araw, painumin nyo ng tubig na merong laman na Porchamp L-spec upang makompleto ang takdang oras at panahon ng pagpapainom ng antibiotiko upang makita ninyo ang pinakamagandang resulta.
ulitin ko po, lahat po ng gustong gumamit o nakagamit na, maraming salamat. Harinaway, patuloy ninyong tatangkilikin kung may karamdaman ang inyong mga alagang baboy at manok. Huwag po kayong gagamit basta-basta na antibiotiko kung wala po kayong nakikita simptomas ng karamdaman. Palagi po ninyong iisipin, vitamin, mineral, electrolyte, supplement, immunomodulatory product, yun po ang pwede nyo ibigay karagdagang sa feeds upang manatiling malakas ang inyong alagang baboy at manok. Kumpletuhin ang bakuna para tiliin malinis ang kulungan ng baboy. Lagi po kayo magdidisinfectan upang hindi tumaas ang level ng bakterya na magiging kadahilanan upang magkaroon ng karamdaman o sakit ang inyong mga alagang baboy. Sabi nga palagi sa Ingles, an ounce of prevention is always worth more than a pound of cure. Palagi pong mas magandang health and wellness, huwag niyong pabayaang magkasakit ang inyong mga alagang hayop upang mas maging kapakinabang ang inyong pag-aalaga at maging magandang kabuluhan ito para sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga sariling pamilya at pamilya. Sabi ko nga, ang history ng iba't ibang sakit ng hayop sa Pilipinas, mula rinderpest, foot and mouth disease na parehong na-eradicate na sa buong Pilipinas, African swine fever, darating ang panahon, mawawala yan o madedevelop ang bakuna, magpe-prevent, magkaroon ng ganyang malulubhang sakit. Pansamantala, huwag niyong pabayaan, ma-stress, manghina, mahinang kumain, o magkaroon ng karamdamang tuluyan ang inyong alagang baboy upang maging kapakipakinabang, kumita kayo ng maganda at wasto sa pag-aalaga ng baboy. Kahit ang COVID-19, sabi nga natin, hindi kayang patayin ang lakas sa loob ng tao upang manatiling mabuhay sa mundo. Ganun din po ang African swine fever virus. Lahat po ng lugar sa buong Pilipinas na hindi pa apektado ng ASF, inaanyayahan ko po kayo na mag-alaga ng baboy. At yung gusto mag-alaga, paano mag-alaga ng baboy? Mag-umpisa po kayo, bumili kayo sa mga malilinis na baboyan, 10-15 kulig, yung bagong walay, 10 to 12 kilos, alagaan ninyo, pag-aralan nyo kung paano ang tamang sistema ng pag-alaga ng baboy. Yung mga tinamaan ko ng ASF, Bulacan, Pampanga o ibang lalawigan, mag-alaga muna kayo ng manok, mag-alaga muna kayo ng kambing. Yung kaibigan ko po sa San Ildefonso, after na nagkaroon ng problema ng African swine fever, ang pinarami po niya, quail o pugo. Malaki po ang kanyang kita ngayon, maganda po ang presyo sa merkado ng itlog ng pugo. Ganun po ang ibig ko sabihin. Huwag po tayong makatibiling mag-alaga ng ating mga livelihood, farm animals o food animal, kamukha ng pugo, itik, bibe, baboy, manok, kambing. Lahat po ito ay mapapakinabangan at magiging karagdagang hanap buhay po ng lahat ng pamilyang Pilipino sa kalayunan sa buong Pilipinas. Magandang hapon po. Kung wala na pong katanungan, last question po. Opo, magkano po yung L-spec nyo? Tapos saan po ito mabibili? Ang selling price po nito sa merkado, kung di po ako nagkakamali, 30 piso, 30 pesos ang isang sachet. Matipid po ito, huwag kayong mag-alala sa presyo. Bakit po? Yung isang sachet, kung sa manok po ninyo bibigay, 1 gallon at kalahati. Sa piglet po, 2 gallon. Sa malaking baboy po, 2.5 gallon. Matipid po ito. Sa loob ng 5 hanggang 7 araw, maaaring mawala na po ang karamdaman ng inyong alagang baboy. Saan daw po ito pwede mabili po? Mabibili po ito yung pinakamalapit sa inyong bukas na poultry supply o agri-vet supply. Pero meron po kami mga business partners sa buong Pilipinas, Pacifica Agri-Vet Supply,
Meron po sa parte ng Bicolanja region, yung farm station. Meron po kaming mga Perfect Milling Corporation sa Davao. Meron po tayong DJ Marketing, Panay, Negros, Dumaguete. Meron po tayong EJ Agribet sa Mindanao. Meron po tayong DJ Lac sa Bicol, yung farm station. Meron po tayo dito sa North Luzon, yung mga Rasalan Enterprise, Santa Isabel, Inalaya Marketing. Meron pa rin po sa EJ, HS Agribet. Sino pa ba ang mga hindi ko nabanggit? Basta po, sa buong Pilipinas po meron. Sino pa, sir? JM po. JM!